Magandang araw mga bata! Isang bagong aralin na naman ang ating matututuhan dito sa DepEd TV. Ako si Teacher Jerry, ang inyong guro sa MTV1. Sabay-sabay nating sabihin, ikaw at ako, sabay tayong matuto. Bago tayo magsimula sa ating aralin, siguruhin niyong kayo ay komportable sa inyong lugar at maayos akong naririnig. O, magkumustahan na tayo. Sabayan niyo ako ha! Kamusta, 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 kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la-la. Kamusta, 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 kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-l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 a, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Ano kaya ang araw ngayon? Awitin natin ang kantang pito-pito. Pito, 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 ang araw sa loob ng isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ang Sabado. Mga araw sa isang linggo. Halina at awitin natin to. Mga araw sa loob ng isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ang Sabado. Mga araw sa isang linggo. Pitong araw sa isang linggo. Bumilang tayo ng pito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ngayon naman mga bata, banatin natin ang ating mga buto. Tayo ay mag-ehersisyo. Ideya sa pamamagitan ng iba't ibang simbolo. Pagkatapos ng ating aralin, subukan niyong maipahayag ang isang ideya sa pamamagitan ng iba't ibang simbolo. Tara, umpisahan na natin! Magsuot ng face mask. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Ang mga simbolong makikita sa paligid ay nagpapahayag ng iba't ibang ideya.
O mga bata, nakikita nyo ba itong simbolong ito? Ang tawag dito ay no littering. Ibig sabihin, huwag tayong magtapon kung saan-saan. Magtapon tayo sa tamang basurahan. Itong simbolo rin na ito ay pinapahayag na itapon ang basura sa basurahan. Dito ang tamang tapunan ng basura at bawal magkalat. O mga bata, nakikita nyo ba ang simbolo na yan? Ang tawag dyan ay keep off the grass. Ibig sabihin, huwag nating tapakan ang damuhan para hindi ito masira. Kaya dito lang tayo sa tamang lakaran. Bukod sa mga simbolo na ating ipinakita, kinalanin naman natin ang iba pang mga ipapakita ko na mga simbolo na nasa ating paligid. Nakikita nyo rin ba ang mga ito? Ano kaya ang ibig sabihin ng unang larawan? Ito ay ang no parking sign. Kung ito ay inyong makita, ibig sabihin ay bawal dito pumarada ang mga sasakyan. Sa susunod na larawan, ay, may isang tao na nag... Shhh! Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tama! Ang ibig sabihin ng simbolong ito ay huwag maingay. Maaring makita ito sa mga silid-aklatan. Ang sunod na simbolo ay may kahulugan na ang lugar kung saan ito nakalagay ay para sa may mga kapansanan. Makikita ang mga simbolo na ito sa mga ospital o daanan. Ito naman ang simbolo na nangangahulugan na bawal ang cellphone sa lugar kung saan ito nakikita. Maaari ito makita sa mga gas station at bangko. Para sa kaligtasan din natin ang hindi paggamit ng cellphone sa mga lugar na ito. Kung makita nyo ang simbolong ito, mag-ingat! Ang ibig sabihin ng simbolo na bungo at naka-ekis na buto ay bagay na nakalalason o nakasasama sa ating kalusugan. Teka, may isa palang simbolo. May kinalaman sa trapiko. Ano kaya ito? Magandang araw mga bata! Nakikita nyo ba ang nasa paligid ko? Ang tawag dito ay ilaw trapiko. Kapag nakita nyo ang kulay pula, ibig sabihin, huminto tayo. Kapag nakita nyo naman ang kulay kahil, maghanda na. Kapag naman kulay berde, pwede na tayong tumawid. Yan ang ilaw trapiko. Pero alam nyo ba na may ilaw trapiko rin para sa mga pedestrian o mga taong tumatawid? Nakikita nyo ba ang simbolong ito? Ang kulay berde, ibig sabihin ligtas ng tumawid. Pero tandaan, tumawid sa tamang tawiran o pedestrian lane. Malalaman natin kung nasaan ang pedestrian lane tuwing may makikita tayo ng mga puting linya sa kalye. Subukan nating kilalanin ang mga ipapakita ko na simbolo. Ito ang mga pagpipilian nating sagot. A. Bawal ang cellphone. B. Diretso. C. Para sa may kapansanan. D. Ilaw trapiko. E. Tamang tawiran. Handa na ba kayo? Ano kaya ang ibig sabihin ng unang larawan? A. Bawal ang cellphone. B. Diretso. C. Para sa may kapansanan. D. Ilaw trapiko. E. Tamang tawiran. Ito naman ang ikalawang larawan. Ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? A. Bawal ang cellphone. B. Diretso. C. Para sa may kapansanan. D. Ilaw trapiko. E. Tamang tawiran. Ano ang ibig sabihin ng ikatlong simbolo? Pag-isipan ng mabuti
dahil natalakay na natin ito sa ating aralin. A. Bawal ang cellphone. B. Diretso. C. Para sa may kapansanan. D. Ilaw trapiko. E. Tamang tawiran. Kapag nakita nyo ang ika-apat na larawan, aling direksyon kaya ang daloy ng trapiko? A. Bawal ang cellphone. B. Diretso. C. Para sa may kapansanan. D. Ilaw trapiko. E. Tamang tawiran. At para sa huli at ikalimang bilang, ano ang ibig sabihin ng simbolo na ito? A. Bawal ang cellphone. B. Diretso. C. Para sa may kapansanan. D. Ilaw trapiko. E. Tamang tawiran. Ito ang mga tamang sagot. Ang sagot sa unang bilang ay E. Tamang tawiran. Ang sagot sa ikalawang bilang ay D. Ilaw trapiko. Ang sagot sa ikatlong bilang ay A. Bawal ang cellphone. Ang sagot sa ikaapat na bilang ay B. Diretso. Ang sagot naman sa ikalimang bilang ay C. Para sa may kapansanan. O mga bata, alam nyo ba ang ibig sabihin naman ito? Ito ang loading and unloading zone. Ibig sabihin, ito ang tamang sakayan at ang tamang babaan. Tukuyin natin ang tamang simbolo na hinihingi ng sitwasyon sa bawat bilang. Una, tumawid sa tamang tawiran. Ang larawan ba sa letrang A o B? Ang tamang sagot ay ang nasa letrang B. Ikalawa, sundin ang ilaw trapiko. Letrang A o B? Ang tamang sagot ay A. Ikatlo, huwag maingay. Letrang A o B? Ang tamang sagot ay A. Ikaapat, huwag magkakalat. Letrang A o B? Ang tamang sagot ay A. Ikalima, ibakante ang lugar para sa may kapansanan. Letrang A o B? Ang tamang sagot ay B. O mga bata, pamilyar ba kayo sa simbolong ito? Tama, yan ay isang bisikleta. Kapag nakita niyo yan sa kalye, ang ibig sabihin, pwede at ligtas sumakay o gumamit ng bisikleta sa lugar na yon. May babasahin akong sitwasyon sa bawat bilang at piliin ang tamang simbolo na kailangan dito. Piliin ang letra ng tamang sagot sa kahon. Unang bilang. Tatawid ang mga bata. Pero hinintay nila na huminto ang mga sasakyan. Ano ang simbolo na dapat tingnan nila? Ang tamang sagot ay letrang D. Sumakay ng bus si Lita, pero isa na lang ang bakanting upuan at ito ay para sa may kapansanan. Aling simbolo ang nakita ni Lita sa upuan? Dapat alamin niyo ito mga bata. Ang tamang sagot ay A. Ikatlong bilang.
Nagkukwentuhan si Nalina at Mara habang naglalakad. Nang napadaan sila sa simbahan, napatahimik sila. Aling simbolo ang nakita nila sa simbahan? Ang tamang sagot ay letrang E. Ikaapat na bilang. Habang naglilinis ng bahay si Ado, may nakita siyang bote. Hindi niya to hinawakan dahil nakalalason ang laman nito. Aling simbolo ang nakita ni Ado sa bote? Ang sagot ay letrang C. Ikalimang bilang. Ang mga sasakyan ay dahan-dahan ang patakbo pagdating sa may paaralan. Malayo pa, nakikita na nila ang simbolo bago pa dumating sa tapat nito. Anong simbolo kaya ang nakikita nila? Dahan-dahan na ang sasakyan dahil malapit na sa tawiran o letrang B. Tandaan na ang mga simbolong nakikita sa paligid ay nagpapahayag ng iba't ibang ideya. Huwag niyong kalimutan ang mga simbolong pinag-aralan natin, ha? Para sa ating susunod na gawain, piliin niyo ang letra ng tamang sagot. A. Nakalalason ito. B. Nakabubusog ito. C. Inumin ito. Ang tamang sagot ay A. Nakalalason ito. Ang susunod na simbolo natin ay ang mga sasakyan ay bumabagal ang takbo tuwing papalapit sa paaralan. May simbolo kasi sa kalsada sa tapat ng paaralan. Ano ang simbolong ito? A. May tatawid na mga bata. B. Tumakbo. C. Bawal lumakad. Ang tamang sagot ay A. May tatawid na mga bata. Ito naman kaya, anong ibig sabihin? A. Tumigil. B. Bawal tumigil. C. Bawal pumarada. Ang tamang sagot ay C. Bawal pumarada. Ito na ang huling larawan. A. Bawal gumamit ng telepono. B. Huwag mag-ingay. C. Bawal tumakbo. Ang tamang sagot ay A. Bawal gumamit ng telepono. Subukan nyo ngang iguhit sa malinis na papel ang simbolo na nagsasabi na dito ang tamang tapunan ng basura. Sana ay may natutuhan kayo sa ating aralin. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating episode dito sa DepEd TV. Paalam! Tayo ay magpaalam na. Tayo ay magkikita pa. Sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Tayo ay magpaalam na. Tayo ay magkikita pa. Sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama. Tayo ay magpaalam na. Tayo ay magkikita pa. Sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama.